Blackpink fans, nagkalat. Manila Bay, nagkakalat. Agsunta, saan nagpunta? Bato movie, binabato? Kumusta niyo mga cancer? Ako nga pala si Mocha Frappuccino, nag-iisa legit fake news site host ng Pilipinas. So kayo po, dala muna natin ang mga balita ngayong Linggo. At unahin na natin ang nangyaring issue sa Blackpink concert noong February 2. Ito ay ginawa sa Mall of Asia Arena at kung makikita nyo, nagpakita na naman ng disiplina ang mga pinakamamahal ko mga Pilipino, di ba? Hindi na ako nagtaka at di na ako nagulat. Kasi ganoon naman sila kahit nung concert sa Coke, di ba? Basta pag merong maraming tao, yung utak nila lumiliit ng in proportion kung gano'n sila karami. At parang sama-sama sila. Eh kulang pa yun para sa isang normal na utak ng isang normal na tao. Daanan natin ang mga nangyari. Parang may mga zombie lang. Real life left for dead. Naawa ako doon sa mga gwardiya na kailangan pagtiyagaan yung mga hormones ng mga lalaki at babae na nandyan. Walang tatalo sa isang fangirl o fanboy pagdating sa kanilang disiplina, sinasabi ko sa inyo. Kasi nadadala sila ng kanilang emosyon at walang makakatigil sa kanila yung pera lang ng kanilang magulang. nakaka-disappoint. Yes, I'm so proud of the Filipino community. At meron pa nga daw dito ng mga nag-akyatan pa sa mga kotse, di ba? Ng mismong mga nagbabantay ng lugar, yung mga ambulansya atin o police o sa mga barangay dyan or whatever. Yes, ipakita mo pa sa gusto ko pa ng cancer. Yan! Yes! Talo, videohan nyo yung katangahan. Yeah! Meron nakaiwan na sapatos nila, what the f***? Nani? Hindi lang sapatos sa mga naiwan dyan, pati mga utak ng mga Blink. Yun ang tawag daw sa kanila sa YouTube, yung mga diehard na Blink fans. Ayan na, sigurado naman ako, meron din naman dyan mga disiplinado. Ito lang yung mga cancer part ng mga fans na yan. At hindi ako talaga nagugulat, pero nag-enjoy lang ako na makakita ng mga cancer na galawan. Kasi yun ang dugo at buhay ng channel na to. Meron pa dito na pinakita niya yung diferensya nung pumunta sa Pilipinas yung Blackpink at nung nandun sila sa Korea. The sadness in their faces. Kasi natatakot sila na baka kuyugin sila ng mga fans sila. Siyempre, ito mga fans feeling close eh. Diba, nakikita nila. Kahit grateful sila na nagagawa nila yung gusto nilang gawin at kumikita sila sa inyo, hindi nila kayo kilala personally. And syempre, kung kayo fan kayo, feeling nyo close kayo. Diba? May feeling close na affection kasi one way lang yung street. Mostly papunta lang sa inyo na sa inyo yung nakikita nyo. Pero kayo isa-isa sa million-million of fans kayo, hindi nila kayo kilala. At pag nakikita nila may mga ganitong galawan na lumalabas yung pagka-animal ng mga tao, talagang matatakot ka at malulungkot ka sa mga fans mo. Kaya ako, hindi ako magkakaroon ng meet and greet kahit kailan. Bahala kayo dyan. Before leaving Korea, after arriving at the Philippines, diba? Para mga ano lang, ganyan yung mga sanggol sa Pilipinas, yung pagkadilat nila. Pinanganak ako sa Pilipinas? Di ko kaya tanggapin. Lulungkot ka na lang bigla at ayaw mo na. Proud ba kayo ha, mga hormone-filled na mga bata dyan na humingi ng pera sa magulang nila? Sigurado ako yung mga nagbayad dyan, yung mga matatandaan talaga pinaghirapan yung pera nila at gusto manood ng kanilang mga iniidolo, malungkot na kailangan nilang makita to sa nakararami na kanilang mga kapwa fans, diba? Yeah, kaya mga magulang dyan, huwag kayo bigay ng pera sa mga anak nyo dahil may gusto lang sila. Mumpukin dyan! Ayan, nilagyan talaga yan ng zombie, diba? Ito ang Resident Evil 69 remake ng Pilipinas. Meron diba mga spitter dito at saka ano, tank. Kung mayroong train to Busan, ito train to Buisen. From Apocalypse, Blackpink namataan sa Rizal Park. Diba? Every time na may mga ganito na ipapakita natin yung disiplina natin sa buong mundo, lumalabas sa ating tunay na kulay, diba? Tunay na black. Or tunay na blink. Or tunay na pink. Medyo ako racist dito. Okay. Sunod na balitang ina. Hit you with that.
balitang balita, ang Agsunta ay nag-sign off na. So wala silang sila ay nag-upload. Hi, kami po Agsunta. At ito po. At ako naman si Mocha Frappuccino. Sinabi lang nila dito na nagpapasalamat sila sa fans nila. Kumbaga nabasa nila yung mga comments na nakakatuwa, mga harsh comments sa kanila. Sinabi nila dito yung talaga yung kanilang journey, yung kanilang mga from humble beginnings to kung ano sila ngayon, di ba? Almost 700,000 na kanilang subscribers sa YouTube. Nag-sign off na sila. Kumbaga, ito na daw yung kanilang last for now. Wala silang sinabi kailan sila babalik or kung may plano pa sila bumalik. Mga naging busy daw sila sa buhay nila. Ang pinakakinatatawa ko lang dito, ba't kailangan nila i-hide yung kanilang mga videos? So, kung pupunta ka ngayon sa YouTube, ang natira lang sa kanilang mga video ay ito. Wala na. Walang natira. Gut feeling ko lang, dahil ito sa kanilang mga kritisismo, regarding sa kanilang mga covers, sumikat sila sa pagkanta ng mga kanta ng iba, at sa mga ibang netizens, hindi nila nagustuhan to. Para bang, sino ka ba? Meron lang kayong maganda boses, pero hindi nyo pinaghirapan yung isang paggawa ng mga nota at paggawa ng kanta. Gusto ko ang nota, nota mo. May point naman yung both sides na it takes skill para masabayan mo yung ganda ng cover nung unang gumawa, di ba? Yung parang revival mo. Yung mabigyan mo ng sarili mong timpla. Pero mga tulad nila Zell ng December Ave, may mga ganito siya sinabi at may mga nagsasabi na pinaparinggan daw ni Zell ang Agsunta regarding sa kanilang mga cover na minsan yung mga mismong cover nila mas sumikat pa doon sa mismong pinanggalingan ng kanta. Di ba? Parang sampal yon sa mismong gumawa ng kanta. Kahit hindi man ganun kaganda yung kanyang gawa compared doon sa isa, sampal yun sa kanila. Well, wala naman magagawa sila Zell dito ng December Ave. Kasama yan sa laro eh. Pero sa YouTube-wise, ang mga covers shared revenue. Yung bulk ng mga covers sa YouTube ay shared revenue. So, half-half kayo ng original owner. Meron silang owner's license na sila yung they get a share kung ano yung ginawa mo cover dun sa kanilang kanta. Siguro, tinamaan sila ng copyright. Siguro, may mga strike na sila sa channel. Ayaw nila i-risk na matuloy-tuloy. Kaya tinanggal na lang nila. Kasi pag yan ang manually copyright ng isang artist, kunyari bad trip siya or yung isang banda nasobrahan sa tamang Mary J's, copyright nga natin yung Agsunta. So siguro kaya yun yung aking isang teorya kung bakit nila kailangan pang i-hide yung mismo mga video. Kasi kung isipin mo, pwede man lang iwan yung mga ginawa nilang cover sa YouTube. Like, ba't kailangan mo pa i-hide, diba? Either respeto na lang nila sa mga bandang pinag-coveran nila and para na din sa safety ng kanilang channel, diba? Sino ba gusto ma-terminate? Diba? 3 strikes lang, you're out, diba? Naalala ko yan. Diba, kumbaga isipin mo, easy algorithm yan. Kasi sinesearch naman yan ng mga tao, kunyari isang kilalang kanta ng December Ave, lalabas yun sa mga recommended sa gilid. Diba, alam nyo naman how algorithm works. Kung inaabot ng taon or ilang buwan ang gumawa ng kanta. At isipin mo, ilang mga banda ang gumagawa ng ganun. Diba, ilang mga artist, diba. Sabihin natin may 10 gumawa within a 1-year period. Kayang gawan nyo na Agsunta ng with na ilang buwan lang. Kumbaga, aaralin lang nila yung mga kantang yun, diba, yung mga nota. Gusto ko ang nota, nota mo. Para sila may libreng factory of creative, ano. Kasi ang mangyayari, parang ginaya nila in a way na hindi nag-i-infringe ng copyright. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, it is a case-to-case basis. Hindi lahat ng copyright holder ay gustong pagkakitaan yung kanilang ginawa. Meron ng mga copyright holder na iniisip na, okay lang, nagkakaroon naman ng exposure yung aming kanta. So, pagbibigyan na namin yung mga cover na yan. Pero hindi lahat ganun. So siguro in fear na mabigyan sila ng 3 strike ni Tito YouTube galing sa mga magagalit na mga artist dyan, tinago na lang nila. And wala namang mali dun. That is the most responsible way of doing things kahit nakuha nyo na yung gusto nyo makuha. So very good sa Agsunta. Kahit saan kayo magpunta, sana huwag kayo malanta. Okay, wala na ako alam. So, sunod! Gusto ko ang nota, nota mo. Balitang balita, nasa mainit na mainit ngayon na issue ni Bato de la Rosa ang kanyang biography. Napapangunahan ni Robin Padilla, di ba? And that is a few months before ng kanyang campaign. And sinabi dito na it is skirting the rules on premature campaigning. Kasi kumbaga, inunahan mo pa dati pa. Kumbaga, batagay ka na nagsasabi sa public na magkakaroon ka ng movie regarding sa buhay mo. Dahil movie mo to, nakatutok sa spotlight, nakikita syempre yung heroic values. May mga director na nagalit tulad nila director Lore Reyes. Yapa, boycott niya yung movie. Kumbaga, ito yung kanya mismong post, di ba? Boycott ba to? So parang tanong din niya, boycott ba to? So kung hindi ka sure, Ang depensa naman ni Mr. Robin Padilla ay movie lang naman to. Pero imposible maging movie lang ito kung yung mismong bida na ginaganapan mo ay isang political figure. Di ba? Hindi mo matatanggal yun eh. Iba yung intention mo sa kanyang
effect, di ba? Hindi mo mapagsasabay palagi yun eh. Magaling ka kung kaya mo, pero at this point, nagiging two-prong na yung side nung kampo mo. Sabi ni Director Carlos na nadismaya sila sa movie kasi 5 months prior pa lang ng screening nito, pinupush yung campaign. Kung 5 months before to, paano to hindi naging premature campaigning? Pag nag-premature campaign ka, inunahan mo yung mga tao. Kung baga, siya po yung political figure na yon, yung unang maaalala ng tao, di ba? Malaki yung visual na imprint sa mga tao dun sa lagi una, di ba? First impression counts, di ba? Tulad nga nung kasabihan. Dahil na loophole lang to ng campaign nila Mr. Bato, medyo nainis yung mga director na bakit pinabayaan to nung komite na humahawak sa mga movies na to, yung mga magpapalabas ito sa kanilang mga sinehan. Bakit nila to pinayagan? Bakit hindi nila ginawan to ng very objective na guidelines na hindi, kahit sinasabi nyo po na movie lang ito. Kahit dahil political figure po si Mr. De La Rosa, a few months lang po before ng campaign, hindi po namin mailalabas yan. Mga artista ka, mga nasa Senado natin, di ba? Before bemonetized. Dahil finiture natin si Mr. Bato, meron tayong special screening ng kanyang movie. Panoorin natin. Ito ang bata. Ito siya po. Batang siya po. Ito ang... Tatlong gogang iiwasan nyo. Matagal ko na nakita to eh. Kumalat lang uli dahil ganda sa kanyang movie. The sukot is too strong eh. Ito yung unang-una kong... Kung hindi nyo pa alam yung cringe review ko, ito yung unang-una kong nilagay kasama nun. Tigil na lahat ito bago ako magtamaan ng shabu. Sunod! Sulod na balita, balita ngayon ng Manila Bay, 'di ba, yung kanilang mga cleaning efforts, yung pagtulong ng mga Pilipino, yung mga efforts ni Papa Diggs, 'di ba? Ayan, ito, mayroon tayong nakikita dito ng tayo sa nakalubog. Kahit malinis 'yan, iba pa rin yung microorganism na nandun sa mismong tubig, 'di ba? Sinasabi na dito yung tae mismo doon, 3.3 million times yung doon sa normal na dapat pinagsuswimmingan. Pero sasabihin naman ng mga sanay magsuswim, lagi ba mag-swimming sa ngayon? Okay lang yan. Doon ka lalakas, di ba? Hindi ganun yun. Hindi porket noon, hindi ka tinatabla, hindi ka natatablan ngayon. Baka noon, bata ka pa, malakas pa resistensya mo. Ngayon, matanda ka na, magtataka, pati lalagdat ako. Bakit nasa emergency room ako ngayon? Bakit nasa dextrose ako? So, ito yung mga malilita bagay na dapat. Pag-isipan nyo naman, hindi naman porket sinabi ng isang idolo mo, dapat inumin mo na yung tubig na yun. Hindi. Mag-isip ka naman, yes, nakakatuwa na nagkakaroon ng parang bayanihan yung mga tao para tumulong linisin yung Manila Bay. Maglagay kayo ng linya, limitahan nyo lang, huwag kayong OA. Kasi nangyari yan, mas makakasira lang to doon sa pangkabuoang estado ng mga bagay-bagay kaysa makabuti, di ba? Nag-effort yung mga tao maglilis sa Manila Bay, pero si ate may effort din naman. Nag-effort din naman siya hindi magdala ng kahit anong tissue o papel, di ba? Kiss-kiss bato lang. Hindi yung bato kanina, itong bato lang dito. Tamang kiss-kiss lang at tanggal na agad yan. Puputi pa yung ano mo, di ba? Oh, pababay ang challenge ko pwede sabihin. Yan! Alam ko sa bundok, madali maglabas ng ganyan. Di ba, kuha ka lang ng daon ng saging sa ibabaw mo at kumuha ng higad, pangkuskus ng puwet, di ba? Kasi tapo mo na pagkatapos. Sunod na balita, kina! Balita, si Pewdiepie ay nandito sa Pilipinas. Oh, boom! Saan ka pa? Di ba, para sa T-series, tatakbuhin ni Pewdiepie ang lahat. Ito ay bumunta siya sa Baguio kasi ito lang yung kaya ng mga Swedish meatballs. Balitang-balita, sinabi ng OTC Society of the Philippines na itigil na daw ang Boyet Challenge. At kung di nyo alam ang Boyet Challenge, yun ay yung gagayahin nyo si Boyet kung paano siya magsalita, paano siya gumalaw, and to do it for comedic purposes. Tulad na sinabi ko sa iyo, comedy is subjective. That is why, wala silang pwedeng kasuhan doon sa mga gumawa nito na nag-viral ng mga tao. Diba? Makikita nyo sila sa Facebook. Nagpuputukan na yung mga ano. So, pasensya na kung marinig nyo man yung mga puputok niya kasi Chinese New Year na yun ng ilang oras. Ginagawa ko ngayon. So, yun, sabi nila itigil na hindi daw yun pinush ng GMA. Pero, di ba, alam nyo naman, sinabi ko kasi ba sa inyo, ang anonymity ng internet, pagka relentless ng internet, wala kayong magagawa. Kung anong gusto ng internet, may yun na masusunod. Okay, pwede mo sabihin, wag mo magawin yan. Pero gagawin pa rin nila pagdaan sa iyo. Ganun ang internet, wala tayong magagawa, ganun lang talaga ang galawan na yan. Pero yun nga, ang gusto lang nila, huwag niyong pagtawanan yung autism. And I don't think pinagtatawa nila yung autism. For me, sa aking opinion, na dapat hindi ko bigay opinion ko, pero dahil wala naman kami dito ang standard na sinusunod,
Eh, wala na akong pake. Ako, okay naman sa akin dito. At least, yung sakit na to, eh, napag naikakalat na alam ng taa, meron pala autism, ganito pala mga autistic. Ganito pala sila. Yun naman yung kinukuha ko from here. Kasi kung ayoko yung tinatago mo ng tinatago yung mga taong may kapansan na para bang, ay, hindi kayo normal na tao. May mga sakit kayo, dapat alagaan namin kayo. Diba, kung iisipin mo, kung ikaw yung taong yun, mas gusto mo maging part na dapat kasama ka sa biruan. Sige, laitin mo lang ako, laitin din kita. Diba, parang hindi sila ma-alienate. Kasi nangyari, ini-alienate mo sila eh. Yun lang yung akin naisip. Pero tama rin naman yung sinabi dito ng autism society na i-lesson na lang natin. May mga OA siguro na ayaw nila, pero meron dyan mga babagsak sa tamang, ah, okay, it's funny. Kanina nanggigigil na ako sa'yo eh. So sabi ko sa'yo, may responsibly, diba, bago kayo gumawa, pag-isipan nyo muna. At bago nyo i-upload, diba? Di, ang mga memes ay hindi lang gagugaguhan, eh, ganun na, diba? Sabi ko sa'yo, pag-isipan nyo, fine wine ang mga memes, diba? May kita may mga dekalidad na memes, grabe! Kahit meme lang ko, eh, parang nagbago yung buhay ko. Bakit sobrang pikibay pa na ako ngayon araw, diba? Nako! Boyet ko ni yabite ko resay wag. Diba, ang importante ay nabibigyan natin, nagbibigyan natin ng light humor ang mga seryosong bagay para maisama ang lahat ng sectors ng society sa internet. Internet naman talaga isang buong ano yan, isang buong halo-halong shithole yan ng mga opinion. At normal lang na magkaroon ng mga ganyan paminsan-minsan. Hindi nyo yan mapipigilan. Kaya 'di ba sabi nga nila, wala kang kaso eh. Pinapatigil lang pero hindi ka pwedeng hindi ka makakasuhan, 'di ba? Kasi ang sasabihin lang niya ay yung karakter lang naman ni Boyet yung kanang sinasabihan, hindi yung mismong merong ganitong kapansanan. So, ayun 'di ba, meme responsibly. Galingan niyo mga kanse, may tiwala ako sa inyo. So, oh, just in, meron daw tayong exclusive na cancer na galawan ngayong mga ano. Sige, yes, sige, dali nyo po kami ngayon dyan sa kaganapan. Ah! Ah! Sumasakit ang puso ko! Ah! Nararamdaman ko yung dugo ko na mumuko. Kailangan ko nitigil kasi ayoko makapiright, diba? Ayoko maagsunta. Hi! Kahit sayang to sa buhay nila, mas okay na siguro to kaysa mag-drug sila or mag-yosi. Ah! The thoughts! Mga favorite nga natin, mga uhaw! Diba, sana paglaki nila, eh, huwag na nilang gawin yan. Sana, eh, ilayuhin nyo sila tito dyan hanggang ginagawa nila yung sayo na yan. Parang awa nyo na. So, doon tatapos sa ating balitang ina ngayon linggo. Maraming salamat sa mga nanonood. Huwag nyo kalimutan bumili ng ating merch hanggang meron pa. Kunti na lang ata. And syempre, huwag nyo kalimutan yung like, share sa mga cancel nyong K-pop friends and thoughts. And syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Mocha Frappuccino out. Ang isipan sa science o ang ham. Sin escuela, sin escuela, sin escuela, hey.